Kamusta ang linggo nyo? Mabuti naman. So, dala nyo ba ang inyong mga Biblia? Okay, very good. So, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang mga mata at itikom ang mga kamay. Huwag makikipag-usap sa katabi kasi kausap natin ang Diyos. Okay? Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon sa umagang ito, sa opportunity na ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Bagamat virtually lang po kami magkakasama, Lord, naway ang salita niyo po ay tumimo sa aming puso at isip at maisabuhay po namin lahat ng matututunan namin ngayong umaga. Lahat ng ito ay nilapit namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga, ang kwentong pag-uusapan natin ay tungkol sa pagsunod sa Diyos kahit na mahirap. So, may idea ba kayo kung paano nyo mabibigyang lugod ng Diyos sa araw-araw? Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Diba? Kasi mabibigyang lugod natin ang Diyos kapag lumalagi tayo sa Kanyang presensya at sinusunod ang lahat ng sinasabi niya. So, yung kwento ngayon na pag-aaralan natin ay tungkol sa bagay na yan, sa pagsunod sa Diyos kahit na mahirap. So, kung dala niyo yung inyong mga Biblia, buksan niyo ito sa Gawa 3:1 hanggang 16 at 4:1 hanggang 4 at 13 hanggang 21. Isang hapon,
Dalawa sa disipulo ni Jesus ang nagpunta sa templo para manalangin. Nakita nila ang isang lumpo sa may gate na nanlilimos sa mga pumapasok sa templo. Ipinanganak na siyang lumpo. So, ang ibig sabihin ng lumpo, hindi na siya nakakalakad. Pinanganak na itong tao na to na hindi na siya nakakalakad. O may diferensya yung kanyang mga paa, yung mga binti. Nung makita niya si Pedro at Juan, sinabi niya, "Palimos po." Sinabi ni Pedro sa lalaki, "Wala akong pera. Ngunit may iba akong ibibigay sa'yo." Ano kaya yun? So, sa ngalan ni Jesucristo, bumangon ka't lumakad. Hinawakan niya ang lumpo sa kamay para tulungang tumayo. Kaagad lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Siya'y napalukso, napatayo at tagsimulang lumakad. Patalon-talon siyang pumasok sa templo kasama ni na Pedro at Juan, at masayang nagpuri sa Diyos. Nakilala ng mga tao na siya ang pulubing dating lumpo. Lahat ay namangha sa nangyari sa kanya. Nang makita ni Pedro ang maraming taong patakbong palapit sa kanila upang tingnan ang pinagaling na lalaki, sinabi niya sa kanila, "Hindi kami ang nagpagaling sa lalaking ito, kundi si Jesus na inyong pinatay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. Saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito." Kaya ipinangaral ni na Pedro at Juan ang magandang balita sa mga tao at marami ang sumampalataya kay Jesus. Subalit ilang pari ang dumating kasama ng leader ng mga gwardiya sa templo. Galit na galit sila nang marinig nilang nagpapahayag si na Pedro at Juan na muling nabuhay si Jesus. Ipinahuli sila at ikinulong. Kinabukasan, nagpulong ang Sanhedrin. Ang Sanhedrin ang Korte Suprema ng Hudyo. Tinawag nila si na Pedro at Juan upang humarap sa kanila. Binalaan sila, "Huwag na kayong magsasalita o magtuturo pa ng tungkol kay Jesus." Ngunit sumagot sina Pedro at Juan, "Hindi maaaring hindi namin sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus dahil ito ang nais ipagawa sa amin ng Diyos. Ginawa namin ito dahil gusto naming sundin ang Diyos. Dapat naming sundin ang Diyos at hindi ang mga tao." Hindi paparusahan ng Sanhedrin sina Pedro at Juan dahil nagpupuri pa rin ang mga tao sa Diyos tungkol sa himalang nangyari. Kaya inulit nila ang kanilang babala at pinalaya ang mga disipulo. Sa pagkakataong ito, makikita nyo na kahit ang mga tumutuliksa sa kanila ay hindi rin, wala rin nagawa, no? At patuloy sina Pedro at Juan na nangaral sa iba ng magandang balita tungkol kay Jesus. Makikita natin dito na pag nagtiwala tayo sa Panginoon, siya yung bahala sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan mapahamak. Kung kayo sina Pedro at Juan, ano ang mararamdaman ninyo? Ibabahagi pa rin ba ninyo ang magandang balita? Kahit na pwede kayong ikulong ng Sanhedrin? Malaya tayo na nakakapagpahayag ng salita ng Diyos o ng magandang balita sa panahon ngayon, di ba? Sa ating bansa. Pero may ibang mga bansa kung saan labag sa batas ang magpahayag ng tungkol kay Jesus. Kapag naging mananampalataya kay Kristo ang mga taga roon, maaari silang ikulong o kaya patayin. Gusto ba ninyong ipanalangin ang mga misyonero at mananampalataya sa mga bansang ito? So, ayun, sana may natutunan kayo sa story ni Pedro at ni Juan at ng lumpo. So, kaninong kapangyarihan ang nagpagaling sa namamalimos na lumpo? Kay Pedro at Juan ba? Oo, tama. Kay Jesus, okay? Hindi kay Pedro at Juan. Sila ay, kumbaga, instrumento lamang ng Panginoon. Pero ang Panginoon talaga ang nagpagaling sa lumpo. Ano ang reaksyon ng mga tao nang pinagaling ng Panginoon ang lumpo?
So, syempre, namangha sila kasi matagal na nila nakikita sa labas ng templo yung taong ito at alam nila na pinanganak na siyang lumpo. Ngunit nakita nila na siya ay lumalakad kaya sila ay namangha at sila ay naniwala sa kapangyarihan ng Panginoon na nakakapagpagaling. So, ano ang ginawa sa kanila ng mga pari at ng mga gwardiya sa templo? Anong ginawa nila kay Pedro at Juan? Tama, hinuli at ikinulong. So, ano ang ginawa ni Pedro at ni Juan nang pinagbawalan sila ng Sanhedrin na mangaral ng salita ng Diyos? Tama, hindi sila pumayag, hindi sila nagpapigil, no? Makikita natin dito na merong patnubay yung Panginoon na hindi sila hinayaang mabulok sa kulungan, 'di ba? Kasi may reward pa rin yung pagsunod, may pag-iingat pa rin ng Panginoon. So, makikita natin dito na dapat kahit mahirap, kahit na madaming gustong pumigil sa atin o may tumututol sa sinasabi natin, kailangan natin ipaglaban o kailangan natin maging matatag sa ating paninindigan at sa pagnanais na magbahagi ng salita ng Diyos. So, makikita natin sa kwentong ito na kailangan matapang ka para gawin ang tama. Maaaring pagbantaan ka ng ibang tao o kaya pagtawanan ka ng mga kaibigan mo. Pero dapat katulad ni Pedro at Juan, sabi nga nila, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So, lagi tayong mag-focus kay God sa plano niya sa buhay natin. Kung ano yung makakalugod sa Kanya, yun ang gawin natin. Sang-ayon ba kayo sa kanila, sa sinabi nila na sa Diyos dapat tayo sumunod at hindi sa tao? Oo, diba? Tama yun. Ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo na kapangyarihang sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritong nananahan sa atin. Handa pa rin ba tayong sundin ang Diyos kahit na mahirap itong gawin? So, dapat oo. Bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang dapat niyong gawin. So, kunwari nakakita kayo ng inyong mga kaibigan ng isang punong manggang hitik na hitik sa bunga. Wala ang may-ari ng puno sa bahay nila. Isa sa mga kaibigan mo ang dagling umakyat sa puno, namitas ng bunga at hinagis ito sa inyo sa kabilang bakod. Ano ang gagawin mo? So, dapat hindi tayo manguhan ng hindi atin. Kahit na wala ang may-ari ng puno, hindi dapat natin kunin yung bunga kasi pagnanakaw yun. So, kasama din kasi sa pagsunod sa Diyos, yung hindi paggawa ng masama. Okay? So, ayan. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo ngayong umaga. Tayo ay dadako na sa ating closing prayer. So, itikom natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata at iyoko ang ulo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa mabiyayang aral na itinuro niyo po sa amin ngayong umaga. Tulungan niyo nga po kami na gumawa ng tama, gumawa ng nakalulugod sa inyo, Panginoon. Kahit po maraming pumipikil, kahit po maraming kumukontra, kahit po kami ay pagtawanan, tulungan niyo po kami mangaral ng inyong salita. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, nang naaayon sa inyong plano sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello mga bata, ito yung art activity natin ngayong umaga. So gagawa tayo ng puppet. Okay, yung layman, yung nakakalakad, yung lumpo, ay muling pinalakad. Okay? So, gagawa tayo ng tao. Gagamitin natin ang tali, gunting, crayons, tape, pandikit, papel, kung anong gusto nyong kulay, at ball pen. So, gagawa ako dito ng katawan ng tao. So, ganito. Tapos, gugupitin ko. And, kailangan ko ng mahahabang piraso na so, ito na yung ano natin.
Yung dalawang mahaba yung magiging paa, ito yung katawan, ito yung mga kamay. Didikit na natin sa kanya. Bago natin idikit, gawin muna natin. So, itupin natin ang maliliit na tupi. Ito yung paa. Yan. So, para ganyan siya. Tapos, magigikan to siya. Ayan, ang cute niya. Lagyan natin ng tali. So, ito na yung puppet natin. Tayo nagtatapos mga bata. Sana may natutunan kayo at see you again next week. Bye!